Good day! Are we digitally ready? This is the question that teachers and learners are probably asking right now. With the advent of DepEd's Digital Rise program, the Open Educational Resources, or OER, was woven together and finally realized. This project prioritizes the necessity to enhance the digital literacy skills of every teacher and learner in the country. Our OER mission is to connect the disconnected. OER is indeed an innovative initiative with a lofty aim to get disconnected schools and last mile schools connected through ICT even without an internet connection. It is designed to cater to the need of these schools for interactivity, digitalization, and delivery of 21st century skills that will ensure that every learner is future ready. Join us in another training workshop and learn more about Open Educational Resources, whose primary purpose is to provide support and assistance to learners and teachers in this rapid advancement of technology. Our goal is to build and strengthen the capabilities of public and private teachers, school heads, and supervisors by teaching you to create and design interactive, localized, and contextualized instructional materials for teaching using basic, advanced, and proficiency software and tools. Surely, this will be another exciting and engaging webinar training workshop. Together, let's all rise amidst this crisis. Para sa bata, para sa bayan, para sa guro. Sulo, ito kalidad! Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Match. Welcome sa ating E2Live, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, ALIVE, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang E2Live ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutuloy natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Yan, magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Inihahandog ng kagawaran ng edukasyon sa pangunguna ng ICTS EdTech Unit ang E2Live Online Tutorial. Isa na namang hapon ng balitaktakan at bahagi na ng kaalaman ang magaganap sa atin ngayong hapon, Grade 10. At syempre, ito si Tutor Donna ang muli ninyong makakasama ngayong hapon. Yan, kamusta kaya ang Grade 10? Sige nga, tingnan ko nga kung kamusta ang Grade 10 ko na sa muli nating pagsasama-sama ngayon sa ating sesyon. Sige, sisimulan na natin. Syempre, hindi na natin patatagalin pa. Simulan na natin ang ating programa o ating tutorial session. Okay, simulan natin ito. Syempre, meron tayong tinatawag na palipad-bati. Alam nyo na yan, di ba? Ang palipad-bati ay ilalagay ninyo ang inyong mga pangalan, paaralang pinapasukan, at okay, division kung saan kayo nabibilang. Nang sa gayon ay mabati naman natin at maipalipad natin ang inyong mga pagbati kaysa mga sa inyong naging pakikibahagi, lalo na sa hapong ito. Ayan. Sige, simulan na rin syempre, Grade 10, na okay, i-share ang link natin ito. Katulad ng lagi na sinasabi ni Tutor Donna, isang click at isang share lamang, maaaring marami tayong maabot na katulad ninyong Grade 10 na maaaring makibahagi para sa hapong ito. Sabi nga, mas marami, mas masaya. Kaya, simulan na natin, i-share na ang link na to. Isang simpleng gawain, pero tsak, malaking tulong sa mga katulad ninyong Grade 10 na nais na makibahagi. Simulan na!
Ayan. Sige, nakita ko na napakadami ng mga pagbati, pero ang gusto kong makita ay ang puso ng grade 10 na handang-handa ng makibahagi ngayong hapon bago ako magpalipad-bati. Patingin nga muna ng mga puso diyang sabi nga ay tila buhay na buhay ngayong hapong ito. Ayan na ba? Pumupuso na talaga. O sige, titingnan ko yung mga puso na yan kung handa na ba. At nakita ko dito marami ng komento at nais talagang magpalipad-bati. Sa isa loob ng isang minuto, syempre sikapin ni Tutor Donna na okay, ito ay mabanggit. Pero syempre, kung hindi mabanggit ni Tutor Donna sa mga susunod na para panahon natin o mamaya sa ating mga may pagkakataon para banggitin ito ulit. Ha? Sige, sisimula na natin, ha? Ang oras ng ating palipad-bati ay nagsisimula ngayon. Yan. Sige, tingnan natin. Yan. Sige. Naila Sef Garcia, magandang hapon sa iyo. Siya ang unang nagkomento. Kerubin Gabriel mula sa Novaliches High School, SDO Quezon City. James Masuwagat. Taba ba ako? Okay. Kathleen Jane Iglesia mula sa Ranyag High School. Okay. Si James N. Masuwagat, siya daw ang ikatlong nagkomento. Yan, magandang hapon sa iyo. Tapan daw siya. Good afternoon po. Ayan, si Tiana Templo Nuevo, syempre, mula sa Antipolo National High School, Camarines Sur. Laging present, Tiana. Yan, Ma'am Nitz. Present si Ma'am Nitz na laging sumusubaybay din sa ating ngayong hapon. Sydney Mendoza ng Joyfulness sa Senior East National High School. Christelle Joy Deniola. Rainiel Manabat, nakabog si Rainiel. Gayun din si James Masuwagat, Leia Bartolome, Caitlin Chavez Castro. Yun lang. Natapos na. Okay. Nandito rin si Sir Alvin Vianya. Baka magtampo yan. Lagi yan present o lagi nandito yan sa ating live, sa ating itulay. Nakikibahagi talaga yan. Magandang hapon po, Sir Alvin Vianya. Caitlin Iglesia, Eliza Nicanor ng Joyfulness, Maribel Balondo. Yan, mamaya babati ulit si Tutor Donna. Tapos na yung isang minuto natin. Mamaya sa mga pagkakataon pa tayo, babatiin ko muli kayo. Siyempre, ipagsisigawan natin at paliliparin ang inyong naging pakikibahagi sa araw na ito. Handa na ba grade 10 para sa ating talakayan? Sige nga, papuso ulit si Tutor Donna sa mga handa na ngayong hapon para sa bago nating aralin. Sige, tihintayin ko. Ayan, pumupuso na si Kiana. Ang daming puso. Si James, gayon din. Si Ma'am Nitz. Ayan, ang dami ng puso. Si Rishan Cabrillas, Gail ng 10 Love. Okay, ayan na. Nakita ko na yung mga puso ninyong buhay na buhay ngayong hapon. Sige. Siyempre, ngayong hapon ay nasa ikalawang markahan pa rin tayo, nasa ikatlong linggo na tayo. Ang ating paksa ay kaugnay sa isang tula mula sa England. Yan ang ating tatalakayin ngayong hapong ito. Yan, talagang handang-handa na dahil sa mga papusong walang tigil na ibinibigay ng grade 10. Yan. Ang ating katulad na lagi nating ginagawa, ang ating batayan o pinaghanguan ng mga gawain ay mula sa Central Office na module. Nasa ikatlong linggo tayo. Ito ang ating inaasahan ngayong hapon na ibibigay ang puna sa estilo ng nabasa o napakinggang tula. Ikalawa, nasusuri ang iba't ibang elemento ng tula. Ikatlo, na ibibigay ang kahulugan ng mga matatalinghagang pananalita na ginamit sa tula. Yan ang ating aasahan ngayong hapon. Yan, o sige. Nakita ko na kanina ang mga hindi lang thumbs up, hindi lang like, kundi papuso ang nakita ko sa grade 10, handang-handa na. Na-share na ba? Kasi napakahalaga ng ating session na ito para marami tayong maabot. Diba, grade 10? Yan ang gusto ko sa grade 10 ko eh. Nagbabahagi, tumutulong. At sabi nga, tayo ay merong nag-aalala para sa iba. Yan. Siyempre, sa balik-aral natin, may pakulumuli si Tutor Donna. Ayan, balik-aral, may puntos. Puntos mo. Bakit kaya puntos mo?
dahil lahat ng tamang sagot mo ngayon ay may katumbas na puntos. Yan ang ating gagawin ngayong hapon. Ha? Lahat ng tama mong sagot may puntos, may katumbas. Kaya heto na. Simulan na natin. Yan. Hello, Samantha Samano ng 10 Learning. Unang bilang. Siyempre, balik-aral tayo. Ngayon ang balik-aral natin, hindi lang sa naging nakaraan nating aralin. Aalamin din ni Tutor Donna, ano nga ba ang mga naka-imbak na kaalaman? Ano nga ba yung mga naitago ninyong kaalaman mula nung kayo ay, siyempre, mga nasa elementarya at nasa ikapito hanggang ikasyam na baitang. Aalamin yan ni Tutor Donna. Okay? Pero nung nakarang aralin natin, kaugnay sa dula ang ating tinalakay. Alamin muna natin ngayon, ano nga ba ang elemento ng dula? Isa-isahin natin, ha? Kung makapagbibigay kayo, may katumbas na puntos ang bawat sagot ninyo. Pagkaraan, bilangin ninyo kung ilan yung katumbas yung puntos. At syempre, maging matapat sa sarili. Sabi nga, ang matapat sa maliit na bagay ay matapat din sa mas malaking bagay. Kayang pagkatiwalaan sa maliit nga na pagkakatiwalaan, kayon din sa mas malaki. Handa na ba ang grade 10? Sige, hintayin na ni Tutor Donna ang mga sagot ninyo. Nakaraan natin yan. Ano-ano nga ba ang elemento ng dula na ating tinalakay nung nakaraan? Tingnan ko nga, may katumbas na puntos yan. Sige, hintayin ni Tutor Donna ang inyong mga kasagutan. Yan, sige, habang naghihintay si Tutor Donna, ba, mukhang nag-iisip ang grade 10 na. Okay, gusto yata talagang pumuntos. Sige, grade 10. Tingnan natin, ano-ano nga iba yung mga elemento ng dula? Ano-ano yung meron sa dula? Pag sinabi natin elemento, ito yung mga mahalagang sangkap na hindi pwedeng wala ito. Pag wala ito, walang dulang matatawag. Tingnan ko nga ang sagot ng grade 10. Ba, mukhang nag-iisip ah. Sabi ni Rainiel, script. Sige, tandaan mo yan, Rainiel, ha? Sige, tama, tingnan natin kung ilan ang puntos niyan. Okay, may actor din. Sabi ni Maribel, script din. Sige, hintayin ko pa. Naila, sabi ni Naila, script. Sabay-sabay na natin mamaya. O, iba naman. Sige, ilagay niyo yung mga dapat ilagay. Tapos mamaya puntosan ninyo kung anong puntos o ilan puntos ang makukuha ninyo ngayong hapon. Ayan, manunood, sabi ni Rainiel, si Samantha, script. Okay, si Kiana, script, actor, tanghalan, director. Aba, ang dami na sinagot ni Kiana. Si Rishan, okay, script, may banghay. Mm-hmm. Sige, tingnan na natin, ha, ang dami ng sagot. Tingnan natin kung ilan ang puntos. Bilangin niyo yung puntos ninyo, ha. Okay, simulan natin. Yan, manonood. Tama kayo dyan. Meron akong nakita. Napakahalaga, di ba? Manonood dahil ang dula ay dapat ito ay itinatanghal. Magaling. May puntos na. Sunod, taga-direhe o direktor. Nakita ko yung sagot ninyo. Tama kayo dyan. Ikatlo, may limang puntos. Ang tanghalan. Walang, ngayon ko nakita. Yan, tanghalan o tagpuan. Tama yan, Eliza. Yan. Sunod, para sa ikapitong puntos, gumaganap o aktor. Yan, magaling. Husay ng grade 10. At syempre, ang pinakamahalaga daw ay ang script. Tingnan ko nga, ilang puntos ba lahat ang nakuha ninyo batay sa inyong ibinigay? Tingnan nga ni Tutor Donna ang puntos na nakuha ninyo batay dyan sa mga ibinigay nyo. Wait, tuwa si Naila. Yehey! Sabi ni Naila, yan. Sige, tingnan nga, bilangin niyo yung puntos ninyo. Una pa lang yan. Meron pa tayong susunod. Yan. Okay. May puntos na ba? Tingnan nga natin ang puntos na nakuha na bilang ba? O nahirapang mag-add? Ay, nag-total. Aba, si Rainiel, 27. Perfect! Oh, very good. Bahusay. O, sige, tingnan natin yung iba. Sabi ni Rainiel, 27 over 27. Magaling. Kalain mo, unang ano pa lang, 27 puntos na ang nakuha. Tingnan natin yung iba. Mukhang hintayin natin kasi medyo ay nag-a-add pa sila. Yan. O, 7. Okay lang yun, Caitlin. Habol, may susunod pa. Marami pang kasunod. Diba? Oo. Okay lang. Wag agad mawawala ng pag-asa. Laging ganun.
laging susubok ulit. O sige, 27 over 27, meron pa ba? Hintayin ko nga. 22 over 27, si Maribel. Sige, una pa lang yung tanong. Tingnan pa natin ang ikalawa, 27 si Kiana. Ikalawang tanong, meron pa. Ito ay susukati na ni Tutor Donna sa ikalawa ang inyong mga nakaimbak na kaalaman. Okay, titingnan ko kung ano yung mga natatago ninyong kaalaman tungkol naman sa tula na siyang paksa natin ngayong hapon. Aalamin na ni Tutor Donna kung ano yung mga alam na ninyo. Simulan natin. Sa ikalawang, okay, tanong. Kung may elemento ng dula, tingnan naman natin sa palagay niyo pag sinabing tula. Ano-ano ang meron sa tula? Ano ang elemento o sangkap nito? May puntos pa rin, ha? Sige, tingnan natin. Simulan na. Oo, tama, Naila. Okay lang yan. Better luck next time. Lagi may ganun. Tama yan. O, sige. Tingnan ko nga kung mula elementarya hanggang grade 9, di ba? Lagi rin, hindi nawawala ang tula sa aralin sa Pilipino. Kaya gusto kong malaman, ano na nga ba ang mga nakaimbak at mga natatago ninyong alam o kaalaman kaugnay sa elemento ng tula. Ayan, merong ibinigay si Joey Lee Caitlin. Sabi niya, sukat. Alamin mo yan kung anong puntos mo dyan. Sabi ni Rishan, sukat, saknong at tugma. Aba, ang dami. Ritmo o tunog, sabi ni Naila. Tugma rin, sabi ni Caitlin. Tinan ko nga kung meron pa, hintayin natin. Yung iba nag-iisip pa eh. Binabalikan, hinahalungkat ang mga kaalamang meron sila sa tula. Kakatuwa yan. Nagbabalik tanaw. Tugma, o oh, diba? Oo. Yan ang mga nakita ko, pamilyar sila dyan. Okay, meron pa kayang iba? O sige, tingnan na natin ha. Simulan ko nang ilagay kung ano-ano bang meron sa elemento. O, si Renia lumabot. Saknong. Nagkamali siguro si Renia. Saknong, tugma at kariktan. O ba? Taludtod, sabi ni Caitlin. Tono, ba? Ang dami na. O sige, tingnan na natin niya. Huwag na natin patalaga din. Okay, para sa ikalima. Una, okay, 2 puntos to. Yan, sukat o at sukat at tugma. Alam natin pag tula, may sukat. Ito yung bilang ng panti sa bawat taludtod. Tama? Okay, binibilang yan. Sabi nga yung iba, nagaganon pa, di ba? Okay, tugma. Ito yung magkakatulad na tunog sa hulihang pantig ng bawat taludtod. Okay, yung tawag natin, di ba, sa bawat linya sa tula, tinatawag natin itong taludtod. At yung kalipunan ng mga taludtod ay tinatawag naman nating saknong. Magaling, di ba? Sige, may puntos na kayo kaagad. Ba, sabi ni Naila, may thumbs up pa. Okay, sunod, tingnan natin para sa ikatlong puntos. Tono o indayog. Yan, sa tono. Pag sinabi nating tula kasi, pag bumibigkas, alam na natin agad na tula. Eh, bakit may tono? Tanging sa tula meron, di ba? Alam na kaagad natin na ito ay isang tula. Batay sa tono o indayog. Kasi dito makikita yung damdaming nakapaloob. Diba? Kung galit ba ito, natutuwa, nalulungkot, masaya. Ayan. Sa tono yan, nasa paraan ng mga salitang ginamit. May tono, magaling. May indayog daw, sabi ni Bettina. Oo. Sige, sunod. Talinghaga at kariktan. Ano ba yung talinghaga? Sabi yan ang isa sa mga maganda sa tula. Na doon yung mga matatalinghagang salita. Yung tinatawag natin mga malalalim na salita. Dito pumapasok yung mga tinatawag nating tayutay, di ba? Gumagamit ng mga hindi pangkaraniwang mga salita. Okay, yung may tinatawag tayong malalalim na salita o pahayag. Yun ang tinatawag nating talinghaga. O mas kilala bilang mga tayutay. Yan. Kariktan, makikita natin yung ganda ng pagkakagamit ng mga salita sa pagkakabuo ng tula. Magagaling. Yan. Sige, sunod. Tingnan natin. Ano pa kaya ang meron? Nakita ko na rin sa ito kanina eh. Imahe. Ano ba imahe? Di ba pag nagbabasa tayo ng tula, meron tayong larawan na nakikita sa ating isip? Okay, yung nabubuong larawan o imahe sa ating isip sa pamamagitan ng mga salita. Tinatawag itong imahe. Okay?
Mali ang spelling ko. Okay lang yan. Sige, at least alam mo, matatama mo. Diba, Jovelyn? Okay. Sige, sunod. Ina natin. At persona. Familiar sa persona? Familiar ba kayo sa persona? Grade 10? Pag sinabi natin persona, syempre kung merong sa mga maikling kwento, sa dula, may mga aktor, may mga tauhan. Dito sa tula, persona ang tawag natin. Ito yung mga tao na tila nagsasalita doon sa tula. Hindi lang yung basta sinasabi, siya po yung may akda o manunulat. Hindi, meron siyang persona o katauhan. Ito yung nagsasalita, okay, doon mula sa tula. Ang tawag natin doon, persona. Okay? Maliwanag ba, grade 10? Tingnan ko nga ang papuso kung naintindihan ang elemento, nakapagbalik-aral na. At ngayon din ay hikit na naging maliwanag. Tama, grade 10? Sige, patingin ng puso. Ayan, mula sa grade 10 ko, ilang kaya ang nakakuha ng 27? Ayun, si Rainier, 20. May kinulang. Okay, naligaw ka dito. Ay, naligaw daw. Talagang para dito yan sa itulay, di ba? Okay, o sige, ilan ang punto? Si Rainier, naka-20. Okay, si Caitlin, hindi yata na ilagay ang score. O, sige. Ayan. Meron pa. Uy, pangalawa pa lang yan. Meron pa tayong ikatlo. Han, ngayon ang papuso ni Kiana. Tuwang-tuwa si Kiana, di ba? Ang sarap makibahagi sa itulay na tayo ay natututo. Kinakikipagbalitaktakan. Pwede rin magkaroon ng kaibigan. Okay. Ay, teka. Nagkamali. O yan, tama na tayo. Ngayon, tapos na tayo sa elemento ng tula, di ba? Ngayon, tungo na tayo sa ikatlong tanong. Tungo na tayo sa uri ng tayutay. Yan yung tinatawag nating talinghaga na meron sa tula. Okay, tingnan ko, sabi ni Joely 10. Okay lang yan, Joely. Nagbabalik tanaw lang naman tayo sa alam ninyo o kung anong impormasyon ang meron na kayo. Ilang yan. Ngayon ay mas lalo ninyong naunawaan, di ba? Ngayon, dahil papasok, sinabi natin, elemento ng tula ay talinghaga. Okay, papasok dito yung tayutay. Pamilya na ba kayo sa tayutay? Alam kong alam nyo na yan. Sige, isa-isahin ang mga tayutay na alam na ninyo. Tingnan ko nga, hintayin. Si Kiana, 17. Very good. Sige. Ano-ano kaya ang mga tayutay na alam na ng grade 10? Kasi sabi ko nga, alam na lahat ninyo yan. Nagpabalik tanaw lang at hinahalukay ni Tutor Donna ang mga dati ng alam ng grade 10. Yan. Ano kaya yung mga uri ng tayutay? Alam kong alam nyo yan. Sige, hintayin ni Tutor Donna. Habang naghihintay, tingnan natin kung sino pa hindi natin nababati. Oh, magandang hapon sa iyo, Jillian Dingley ng Quirino National High School, District 10. Quirino District 10, Aphrodite. Ayan, ang daming sagot ni Rainiel. Teka, basahin natin. Sabi ni Rainiel, pagtutulad, pagwawangis, pagtatao. Aba, ang daming alam ni Rainiel talaga, oh. Sige, tingnan natin. Meron pa kaya? Okay, sige, tingnan natin, ha? Yan, pagtutulad. Pag sinabi natin pagtutulad, laging tanda kasi tula ang pag-uusapan natin eh. Kaya mahalagang maliwanag sa atin yan. Sabi, metapora, sabi ni Mansalapus Jackie, pagtutulad, gayon din ay pagmamalabis. Tama. Sige. Tama naman kayo dyan. Pagtatao. Sinundan pa ni Jackie, pagtatao daw. Tama rin. Sige, pagtutulad. Tama yung mga nabanggit nyo. Simili. Pagtutulad, simili. Yan. Okay, yan. Sige, lagay lang kayo dyan. Pag sinabi natin pagtutulad, balikan na rin natin para mas malinaw. Personifikasyon, sabi ni Caitlin, nabanggit. Ay, sabi ko na nga ba eh, mahuhusay ang tataba ng isip, di ba? Hindi lang talagang taba na hindi mapapakinabangan, talagang alam. Okay, magaling. Sige, pag sinabi natin pagtutulad, balikan na. Ay, teka. Kaya pag sinabi natin pagtutulad, ipaliwanag na rin natin, no? Isa itong paghahambing ng dalawang bagay na magkaiba sa pangkalahatang anyo. Subalit, may mga magkakatulad na katangian. Ito ay ginagamitan ng mga salita at pariralang tulad ng
katulad ng parang, kawangi, anaki, animoy, tila, kasing, magkasing. Yung mga salitang nagtutulad o pariralang nagtutulad. Okay, halimbawa natin, kasing kintab. Sa kasing kintab ng diamante ang iyong mga luha. Diba? Yung dalawang pinagtulad, ano? Yung diamante at luha. Pareho daw ang na magkasing kintab. Gumamit ng pariralang kasing. Diba? Okay. Ay, gumamit ng salitang kasing. Hindi parirala yun. Sunod, ang iyong labi ay tila rosas sa pulang. Okay, ano yung dalawang pinagtulad? Yung labi. Oo, tama yan. Ay, ang dami talaga. Oh, hindi naubos. Very good talaga ang grade 10. Labi at rosas. Pareho. Okay, anong pinagkatulad? Parehong pula. Gumamit ng salitang tila. Di ba? Kaya ito ay pagtutulad. Pagaling. Sunod, balikan natin. Ano pa ba? Okay, kalawa natin. May tatlong putos. Pagwawangis o metapora. Tama kayo dyan, no? Tama yan. Kita ko ang dami ng naibigay ng grade 10. Mahusay talaga tong grade 10 ko. Sabi ko na nga ba eh, maraming naimbak. Alam na yan. Okay, pagwawangis o metapora. Ano naman ang pagwawangis o metapora? Linawin na lang natin. Tiyakang naghahambing ng dalawang bagay, ngunit tuwiran ang ginagawang paghahambing. Hindi na ito ginagamit ng mga salitang tulad ng ginagamit sa simile. Okay, katulad dito, leyon sa bagsik, ang ama ni David. Okay, ang parang nagtulad, yung leyon, pinagtulad ang leyon at ang ama ni David. Pero tiyakan na, tuwiran ng sinabi. Okay, anong pagkakatulad nila? Bagsik, pareho ang bagsik. Tiyakan na, eksakto. Yan, magaling. Sunod, ang mga nangangalaga, okay, ng kalikasan ay mga anghel ng kagubatan. Tiniyak na. Okay, yung mga nangangalaga, okay, ay inihalin tulad sa anghel ng kagubatan. Pero tuwiran, hindi na gumamit ng salitang tulad kaya. Kaya ito ay pagwawangis. Diba? Okay, nabalikan na natin, no? Sunod. Ikatlo na tayo. Tingnan natin. Okay, yung pangatlo. Nasa ikatlong bilang. Ayan. Pagmamalabis. Nakita ko na rin yan. Hindi nakaligtas sa inyo yan. Grade 10. Nakita ko sinabi ninyong pagmamalabis. Ano kaya ang pagmamalabis? Tingnan ko nga. Kung familiar din. Pagmamalabis. Mula sa salitang pagmamalabis o hyperbole. Yan. Okay. Tingnan nga natin. Panatahimik ha. Okay. Ninanamnam ng grade 10. Okay. Hello, Crystal Santiago ng Ramon National High School. Magandang hapon sa iyo. Mula sa 10 Browns. Yan. Sige, ang pagmamalabis ay pilit na pinalalabis sa normal na katangian. Ang kalagayan o katayuan ng isang tao, bagay, puok o pangyayari upang bigyang kaigtingan ang nais ipahayag. Tinatawag din itong eksaherasyon. Yan, labis, kumbaga parang hindi ka panipaniwala. Kung pinalalabis, pwede rin namang pinakukulang, no? Katulad ng nalulunod na siya sa kanyang luha. Aba, pwede pa talagang makalunod ng luha, di ba? Pero pinalabis, ang ibig lamang sabihin dito ay alin? Ang ibig lamang sabihin dito ay, okay, matindi ang kanyang pag-iyak o pagdadalamhati. Diba? Na mas nabigyan ng magandang paglarawan dahil sa ginamit nating tayutay. Hanggang tenga ang aking ngiti nang siya'y aking nakilala. Ay, salamat sa papuso, ha? Okay, totoo ba pwede bang umabot yung ngiti natin hanggang tenga? Diba? Bagamat ito ay tayutay, ibig sabihin pinalabis. Labis ang kasiyahan. Yun lamang ibig sabihin. O, diba? Ang ganda ng naging pamamaraan. Eksaherasyon. Tama yan, Kiana. Okay. Sunod, tingnan natin. Punta na tayo sa pang ikalawa. Ay. Okay, tingnan natin. Yan. Tingnan natin. Ito. Pagtatao o personifikasyon. Hello, Jeline, Angel, Daniela. Magandang hapon sa iyo. Makibahagi ka rin dito, anak.
Yan, pagtatao o personification. Ito naman ay ang tinatawag nating paglilipat ng katangian, gawi at talino ng isang tao sa karaniwang bagay na walang buhay. Tama. Yung pinakikilos ba natin o pinagagalaw yung isang bagay na yung katangian ng tao ay inililipat natin sa isang wala namang talagang buhay. Katulad nito, ang buwan ay nagmamagandang gabi sa lahat. Nakakapagsalita ba ang buwan? Pero hindi. Ang ibig lamang sabihin nito ay bilog na bilog ang buwan. Tama? Ayan. Okay. Mula sa Makabebe High School, Just Cyrus Aguilar. Ayan, magandang hapon sa iyo. Matindi ang uno sa paghagulgol ng langit. Yung katangian ng tao dito na inilipat sa langit ay paghagulgol. Umiiyak ba talaga ang langit? Kaya sinasabi natin kapag umuulan ng matindi. Okay? Yun ang kagandahan ng tayutay, di ba? Mas napapatindi nito yung paglalarawan. Okay. Sunod. At ikalima. Tingnan natin ang ikalima natin. Yan, pagtawag o apostrophe. Ano yung pagtawag o apostrophe? Tingnan ko nga kung alam ng grade 10 ang pagtawag o apostrophe. Ayan. Chinabel Lauranal mula sa 10 Innovation. Mark Jan Bulong ng Quirino National High School. Tingnan ko nga, pag sinabi nating pagtawag o apostrophe, ano naman kaya ito? Panay ang laki ng puso ni Tiana, oh. Tuwang-tuwa. Maika Kunana ng Makabebe High School. Yan, makibahagi tayo lahat, grade 10. Tingnan natin, pag sinabi namin nating pagtawag o apostrophe, ito isang panawagan o pakiusap ng may masidhing damdamin sa isang bagay na tila ito ay isang tao o kaya tao na animoy kaharap ang kausap. Kumbaga parang kinakausap natin yung tao, mga walang buhay naman talaga. Katulad ng, o tukso, layuan mo ako, di ba? Ano ba yung kinalaman ng tukso, di ba? Sabi nga, pwedeng kinakausap mo lamang, pero hindi naman talaga sasagot. Pag-ibig, bigyan mo ng kulay ang aking buhay. Ba, kinausap ang pag-ibig. Pwede rin namang iba pa. Mayroon pa ba kayong ibang halimbawa? Tingnan ko nga kung merong mga pagbigay ng halimbawa. Nagbabalik-tanaw lang tayo, ha? Okay, sige. Pwede rin namang sabihin na kapalaran. Bakit kay lupit mo? Yan. Aalamin ni tutor doon na mamaya yung mga alam at pag kayo na ang gumawa ng sarili ninyong halimbawa. Yan, puro na pabati ah. Okay, pakiusap po. Ah, nakikiusap. Sige, tingnan natin. Okay, ng Tenhera, Quirino National High School. Yan, ba? Ang dami ng taga-Quirino ngayon ah. Magandang hapon sa inyo. Salamat sa inyong pakikibahagi sa hapong ito. Okay, yan ang mga uri ng ating tayutay. Tandaan ninyo ha, nagbaliktanaw lang tayo kasi mamaya gagamitin natin yan. Sunod. Okay, dito na tayo sa susunod. Bilang apat. Uri ng tula. Meron tayong tinatawag na uri ng tula. Kasi tula ang ating pinag-uusapan. Mm-hmm. Una, meron tayong tulang pandulaan. Familiar ba kayo dito, grade 10? Yung unang panahon, yung mga dula. Okay, isinatanghal yan pero sa paraang patula. Binibigkas nila ito ng patula. Sabi ni Rainiel, pagtawag, tukso, layuan mo ako. Oo nga, tama Rainiel. Pero ang totoo, ikaw ang lalayo sa tukso. Sige, uri ng tula, ito ay tulang pandulaan. Isa yan sa uri. Sunod, tulang patnigan, ito yung mga patula, pero nakikipagtalo. Anong halimbawa niyan? Yung balagtasan, isang halimbawa yan. Yung nagtatalo, pero nasaan yung patula? Diba? Sunod, tulang pasalaysay. Ito yung mga tula na sinasabi nating alin? Nagsasalaysay, may pangyayari pero patula. Anong halimbawa ng tulang pasalaysay? Tingnan ko nga kung alam. Nasaan yung tula pero nagsasalaysay, may kwento. Tingnan ko nga kung alam ang tulang pasalaysay, magbigay nga ng halimbawa ang grade 10. Yan. Andy Kalahati, grade 10, Sara. Yan, Makabebe High School. Magandang hapon.
meron kayang makapagbibigay ng ating kulang pasalaysay? O halimbawa, nito yung EPICO, yan. Okay, yung EPICO ay tinatawag nating tulang pasalaysay. Nasa patulayan, pero nagkukwento, nagsasalaysay. Yung awit na Florante at Laura, tulang pasalaysay yan. Yung Corrido na Ibong Adarna, tulang pasalaysay yan. Kasi nasaan yung patula, pero may kwento, nagsasalaysay. Okay, at ang una, ito lang liriko. Ito yung mga tulang pandamdamin. Okay, yan, tama si Caitlin Corrido. Oo. Tulang pandamdamin. Okay, ang tulang liriko. Yan ang apat na uri ng tula. Tingnan natin, ikalima na tayo. Ito yung mga uri ng tulang liriko. Okay, mukhang di na nagpuntos ha. Hello po, Sir Alvin Dianya. Magandang hapon sa iyo. Salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay. Okay, sige, sunod. Meron tayong dalit. Ito yung mga papuri. Okay, pagpuri. Mga tulayan na pagpuri sa ating sa Diyos. Okay, sunod. Awit. Yan yung mga halimbawa ito, mga awiting bayan, yung mga kundiman. Yan, mga tulang pandamdamin pag sinabi nating tulang liriko. Okay, oda. Yan yung kaugnay sa pagpupugay. Yan. Oda yan. Elihiya, ito yung mga tula kaugnay sa pagdadalamhati, kalungkutan, kaugnay sa particular sa kamatayan. Tinalakay yan nung grade 9, di ba yung Elihiya ni Ram na isinulat ni Sir Pat Rosino del Llopuerte. Yan. Okay. Ay tama si Caitlin Balagtasan. Oo. Yan, tama. At ang pastoral, isang halimbawa ito ng tulang liriko na kaugnay naman sa paglalarawan sa pamumuhay. Okay, maaaring sa pagpapastol o kaya sa kahit gawain sa bukid, inilarawan dito yung pamumuhay. Katulad ng yung magtanim ay bibiro. Ang totoo, lahat ng awit, tulayan, nilapatan ng himig, kaya naging awit. Malinaw? Yes po, gumawa rin po kami ng Elihiya noon. Tama, Rainiel, di ba? Naalala pa ni Rainiel. Yan, sige. May soneto, tama si Pauline, soneto. Dahil ang ating tatalakayin ngayon ay isang halimbawa ng soneto. Okay, dahil diyan, pusuan ang inyong mga sarili. Nasubukan ninyo ang inyong mga sarili sapagkat kayo ay nakapagbigay ng inyong mga alam na halukay. Ibig sabihin, inyong nahalungkat ang mga alam ninyo kaugnay sa tula. At nilagyan na lamang natin ito ng mga mahalagang pagpapaliwanag. Okay? Yan. Sige. Pa-shout out daw, Sir Arvin. Ngayon, ito ang ating tula. Okay, ang aking pag-ibig. Mula ito, o sinalin ito mula sa How Do I Love Thee? Na sonnet 18 na isinulat ni Elizabeth Barrett Browning. Na isinali naman sa Filipino ni Alfonso O. Santiago. Babasahin ni Tutor Donna, ha? Yan, salamat sa papuso. Okay, tingnan natin. Makinig ng mabuti at sabayan niyo na rin ako sa pagbabasa. Sige. Ibig mong mabatid, ibig mong malaman kung paano kita pinakamamahal. Tuturan kong lahat ang mga paraan. Iisa-isahin, ikaw ang bumilang. Iniibig kita ng buong taimtim. Sa tahiyog at saklaw ay walang kahambig. Lipad ng kaluluwang ibig na marating. Ang dulo ng hindi malubos isipin. Yaring pag-ibig ko'y katugon kabagay ng kailangan mong kaliit-liitan. Laging nakahandang pag-utos-utusan, maging sa liwanag, maging sa karimlan. Kasinlaya ito ng mga lalaking dahil sa katwiray hindi paaapi. Kasing wagas ito ng mga bayaning marunong umingos sa mga papuri. Pag-ibig ko'y isang matinding damdamin, tulad ng lumbay kong di makayang batihin. Noong ako'y isang musmus pasaturing, na ang pananalig ay di pasusupil. Yaring pag-ibig ko ang nakababagay, ay ang pag-ibig ko sa maraming banal, na nang mga wala ay parang nanamlay sa pagkabigo ko ang panghihinayang.
yaring pag-ibig ko ay siyang lahat na. Ngiti, luha, buhay at aking hininga. At kung sa Diyos naman, naipagtalaga, malibing may lalong iibigin kita. Yan, sige nga. Narinig ba at naunawaan ba ang binigkas na tula ni Tutor Donna? Papuso naman dyan, Hexel Diyos Balimbin ng Quirino National High School. Ang dami nyo ngayon. Pamela May Alayo ng Joyfulness. Sige, papuso nga sa mga nakaibig sa tulang binigkas ni Tutor Donna. Yan. Grade 10 Apollo ng Quirino National High School, Kylie Alaysa Yatar, magandang hapon sa iyo. Philip Ray Mancera, yan, ang dami pumupuso. Mukhang tinamaan ng tulang ito. Yan. Sige, tina natin. Ngayon, piliin muna natin sa column B ang kahulugan ng matalinghagang pananalitang ginamit sa tula. Okay, sa column A at isulat ang tamang sagot sa sagutang papel. Tingnan natin, ha? Lipad ng kaluluwang ibig na marating ang dulo ng hindi maubos isipin. Ano kaya ang ibig sabihin ng matalinghagang pahayag na ito? Okay, sa hanapin natin sa column B. Tingnan ko nga. Lipad ng kaluluwang ibig na marating ang dulo ng hindi maubos isipin. Ano kaya ito? Handang mahalin anuman ang mangyari, masidhing pagmamahal, tunay na pag-ibig, pag-ibig hanggang wakas, ang pag-ibig ay buhay. Ayan, may sagot na. Si Philip, sabi ni Philip ay B. Gayun din si Rainiel naman ay B. Tingnan natin kung tama. Okay, A. Sabi, lipad ng kaluluwang ibig na marating ang dulo ng hindi maubos isipin. Sabi nga, gagawin ang lahat, di ba? Ano man ang mangyari, verbo, hindi maubos isipin, kayang gawin, di ba? Okay, kalawa, kasinlaya ito ng mga lalaking dahil sa katwiray hindi paaapi. Fight, Rainiel! Ayan. Ano kaya naman itong bilang dalawa natin? Tingnan ko nga ang sagot ng grade 10. Hindi yan patatalo ang grade 10. Okay, sabi ni Jazz, Caitlin, pareho sila ng sagot. Okay, tingnan natin. Sabi nila ay kasinlaya ito ng lalaking dahil sa katwira ay di pa api. Sabi ni Philip, B. Tingnan nga natin kung tama ito. Magaling, letrang B, di ba? Ito ay masidhing pagmamahal. Okay, katwira, sabi nga hindi paaapi, gagawin ang lahat. Ikatlo, tingnan natin ang ikatlo. Kasing wagas ito ng mga bayaning marunong umingot sa mga papuri. Tingnan nga natin ang pangatlo. Ba? Ang mahalaga, kayo ay sumusubo. Ganyan talaga yung tula eh. Medyo may kalaliman. Kasing wagas ito ng bayaning marunong umingot sa mga papuri. Ang sabi nila, tingnan natin ang sagot. May sagot na si Philip. Ang sabi ni Philip, si Rainiel, gayon din, tingnan natin. Magaling nga ba? Tumutukoy sa tunay na pag-ibig. Ikaapat, ay nako, ni Tutor Donna. Yaring pag-ibig ko ay siyang lahat ng ngiti, luha, buhay at aking hininga. Ano kaya itong pag-ibig na ito bilang apat? Okay, sabi, ang sagot nila ay, may sagot na ba sa bilang apat? Okay, ay, bilang apat ay E. Nagkamali siguro ang bilang. Sabi ni Philip, E. Mahusay din si Philip, ha. Mabawi, E. Yan. At ang ikalima, at kung sa Diyos naman na ipagtalaga, malibing may lalong iibigin kita. Inan ko nga. Anong sagot? Yun na lang eh. Siyempre, letrang D. Tama, Caitlin, D. Yan. Sige, palakpakan. Yan, para, yan, pumapalakpak si Tutor Donna para sa grade 10 na napakahusay. Okay? Sige, huwag na natin patagalin. May tanong pa si Tutor Donna eh. Okay, ito pang tanong ni Tutor Donna. Tungkol saan ba ang tula? Ipaliwanag nga natin. Gusto kong makita kung paano ninyo naunawaan tungkol saan ang tulang binasa natin. Tingnan ko nga. Yay! Naka 4 over 5 si Philip. Very good, Philip. Si Caitlin, tuwang-tuwa din. Ganon din si Kiana. Oh, pusong-puso si Kiana. Sige, tungkol saan ang tula? Gusto kong makita tungkol saan ba yung tulang ating binanggit? Ang ating binasa.
tungkol saan ba ito? Lantad na lantad na eh, di ba? Damang-dama naman talaga natin. Ha? Sige, tingnan nga natin ba nag-iisip. Ay, sabi ni Mansalapus Jackie, tungkol ito sa tunay na pag-ibig ba? Tama, Jackie. Tungkol po sa pag-ibig, oo, mula sa pamagat, nakita na natin, eh, no? Ipinakita na dito. Inilahad niya dito ang kanyang damdamin, ang kanyang matinding pag-ibig, wagas na pag-ibig, tunay na pag-ibig, magaling. Ikalawa, ano-ano ba daw sa palagay niya, ano-ano daw batay sa tula ang magiging bunga ng pagkakaroon ng tunay na pag-ibig? Tingnan ko nga. Oo, tama, Philip. Tungkol sa pag-ibig, kaya tayo pulang-pula eh. Pati si Tutor Donna, nakapula lagi kasi punong-puno ng pag-ibig sa grade 10. Yan. Ano-ano daw ang magiging bunga ng pagkakaroon ng tunay na pag-ibig? Tingnan ko nga. Alamin nga ni Tutor Donna. Yan. Sabi ni Rishan, tungkol sa wagas na pag-ibig. Ah, tama, totoo naman. Ano-ano daw magiging bunga ng pagkakaroon ng tunay na pag-ibig sa ating palagay? Hmm? Batay sa tula, ano daw yung mga nagiging bunga ng tunay na pag-ibig? Tingnan ko nga, meron ang sagot. Okay, pag-alalay ng buhay. Pagmamahalan, masayang pagmamahalan po, ma'am, sabi ni China Bell, Auronal. Oo, yung pag-ibig na kayang magsakripisyo alang-alang sa pagmamahal, di ba? Yung pag-ibig na handang gawin ang lahat dahil sa pagmamahal. Okay, yan, mas mapapatibay ang pagmamahalan ninyong dalawa, handang magsakripisyo. Ano man ang hirap ay kayang batiin, sabi sa tula, di ba? Oo, magagaling. Maging masaya at mapayapang pag-ibig, sabi ni Jackie. Ikatlo, sa iyong palagay, sino yung nagsasalita at kinakausap sa tula? Yung personang tinatawag natin. Sino yung persona na nagsasalita sa tula? Tingnan ko nga. Sino daw yung persona na tila nagsasalita sa tula at ang kanyang kinakausap? Oh, tama naman, Caitlin, ang bunga ng pag-ibig madalas ay kasiyahan, pero hindi lagi, di ba? Pero yung mga problema at suliranin yun ang nakapagpapatatag sa pag-ibig. Okay, sasamahan. Sa iyong palagay, sino yung persona natin na nagsasalita at gayon din ang kanyang kinakausap? Tingnan ko nga. Sino yung persona na tila nagsasalita sa tula? Ang gumawa po, yung may akda lamang ba? Pag sabi ating persona, hindi lang yung basta yung manunulat. Yung tila tao na naroroon sa tula na siyang nagbumibig, ang siyang nagpapahayag. Sino yung tao na tila nagsasalita sa tula? Bukod sa nagsulat, okay, paano tila larawan? Okay, sino siya, anong katangian ng tao ito? Okay, yung kinakausap niya, tama rin siya, yung kanyang minamahal. Yung tauhan dito, yung persona, ay isang taong nagmamahal ng labis. Okay? Yung taong lubusang nagmamahal. Okay? Sonet yon, hindi yung tao, Rainiel, ha? Sonet, soneto, yun yung kaugnay nun, English. Soneto yon, Rainiel. Yan, tama si China Bell. Ang sabi niya, yung taong nagmamahal po, ma'am, at kinakausap niya po ang taong kanyang iniibig. Very good. Yan, sunod, ikaapat. Paano nakatulong ang paggamit ng mga matatalinghagang salita upang maiatid ng maiakda ang mensahe sa mambabasa? Paano nakatulong ang paggamit ng mga matalinghaga? Kita natin yung mga matatalinghagang salita, di ba? Hindi ordinaryo at yun ang katangian ng tula. Paano ito nakatulong? Tingnan ko nga. Nakatulong ba yung mga matatalinghaga? Matatalinghagang mga pahayag upang maihatid ng maiakda? Okay, sa mga mambabasa, ang kanyang mensahe. Makatulong ba ito? Okay lang yun, Rainiel. O, diba? Ang tawag sa English yun, sonet. Sa Filipino, soneto. Ayan. Okay. Okay, watching. Hello po, Maika Rain Campos. Ayan.
Mas naging malalim, yan. Ang gustong ipahiwatig ng tula, sabi ni Rainiel, oo. Mas nadama ng mga mambabasa yung damdaming nais iparating na may akda, tama? Yan, sabi ni Rishan, mas naipahayag niya ang kanyang nararamdaman sa tulo ng mga matatalingagang payag. Yan ang gamit ng matatalingagang payag. Magaling ang husay niyo talaga. Sunod, ikalima na tayo. Kilalanin ang may akda sa tulong ng saknong sa ibaba. Para sa iyo, paano mo siya ilalarawan? Sa palagay mo, anong katangian ng may akda o ng persona sa tula? Ano sa palagay mo kanyang katangian batay sa kanyang mga ipinahayag sa tula niya? Naipakita po ang husay ng pag-iisip ng gumawa ng tula. Galing. Tama yan, Rainiel. Okay, paano mo ilalarawan? Okay, batay sa kanyang pahayag. Iniibig kita ng buong taimtim. Sa tayog at saklaw ay walang kahambing. Lipad ng kaluluwang ibig na marating ang dulo ng hindi maubos isipin. Inan nga natin. Paano natin ilalarawan yung may akda o yung persona na rin? Ay, sabi ni Rainier, mapagmahal at tapat po. Oo, kita natin ang kawagasan ng pag-ibig at pagmamahal. Diba? Tama naman si Kiana na ipahayag ng lubos ang kanyang nararamdaman at damdamin sa tulo ng mga matayang hagang payag. Tama yung Kiana. Paano pa natin ilalarawan yung may akda? Okay, batay sa kanya mga batay sa saknong na ito, anong mapaglalarawan ang pwede natin ibigay sa may akda? Nang papakita po ng kanyang tunay na pagmamahal, yung may akda talagang wagas magmahal, sabi nga ni Philip. Handa pong magsakripisyo, sabi ni China Bell. Ang galing ng grade 10. Oh, tama. Sabi nga, ito yung tunay na pag-ibig. Hindi lang puro kasiyahan ang kailangan natin, di ba? Mahalaga tayo ay alin. Tayo ay handang magsakripisyo. Okay, sa hirap at sa ginhawa, yan ang tunay na pag-ibig. Tama. Oo, ang gagaling ng grade 10. Walang wakas sa kanyang pag-ibig hanggang kamatayan, sabi nga. Okay, sige. Dahil nasuri na natin yung tula, sa iyong palagay, anong uri ka kaya ng mangingipi? Kung ikaw ha, kung sa palagay mo iibig ka o umiibig ka, anong uri ka ng mangingibig? Nang ko nga, ipakilala mo nga kay Tutor Donna kung anong uri ka ng mangingibig. Katulad ka rin kaya ng may akda o ng persona natin. Okay, nang ko, anong uri ka kaya ng mangingibig sa iyong palagay? Tingnan ko. Sige, pakilala mo nga yung sarili mo bilang mangingibig. Sabi ni China Bell. Tapat po. Hehehe. Aba, may hehehe pa. Sige, tama naman yung tapat. Sabi nga, pag naging tapat ka sa pag-ibig, napakahalaga nun sa isang relasyon, di ba? Okay, sabi ni China, tapat po. Ha? Katulad din ng may akda o nung persona sa tula natin. Sige, tingnan ko pa yung iba. Yan, sabi ni Philip, handang iparamdam ang aking tunay na pagmamahal at isakripisyo ang lahat para sa aking minamahal. O, pero, huwag hayaan, magtira lagi sa sarili. Sabi nga, dapat lagi tayong meron sa sarili. Ano mang bagay na meron tayo, yun ang pwede nating ibahagi. Huwag nating ubusin, di ba? Laging magtitira sa sarili. Pero si Risha, si Risha, sabi, pag-ibig fan daw. O, diba? Sabi ni Rainiel, matamis at walang hanggan. Ba? Ganong magmahal si Rainiel. Sige. At syempre, patutunayan niyo yan pag dumating na kayo sa punto na kayo ay tunay na nagmamahal na. Okay, may malinis na intensyon at malawak na pangunawa, sabi ni China Bell. Nakatutuwa naman ang mga uri ng mangingibig ang nakilala ko ngayong hapon. Yan. Nais ko kayong palakpakan. Grade 10. Yan. Okay. Siyempre, ang tawag natin dito ay isang tula. Diba? Alam nyo na yan. Ang tawag sa isang aktang pampalitikang may matatalinghagang pagpapahayag ng isipan, damdamin, mababasa sa mga tula, kaisipang naglalarawan ng kagandaan, kariktan, at kadakilaan. Okay? Yun ang tula. Alam nyo na yan. Ngayon, nalaman ko na ang tula ay, sige, tignan nga natin, basahin ko. Okay,
pumili na kayo dyan ng mga nais ninyong dugtungan ng, para na malaman ni Tutor Donna kung ano nga ba ang natutunan niyo ngayong hapon. Sabi ni Philip, isisentro ang Panginoong Diyos sa aming relasyon upang kami ay magabayan. Yan, maganda yan, Philip. Napakaganda niyang iyong sinabi. Sige, pumili na kayo dyan para malaman ni Tutor Donna ang natutunan niyo ngayong hapon. Okay, pili na kayo. Natutunan ko ang tula ay, ang mga uri ng tulang liriko ay, ang mga elemento ng tula ay bakit pareho? Ang mga elemento, ang tula, ang liriko yan. Okay, ang uri ng mga tulang liriko. So, neto yung binasa natin kanina, no? Sige. Ina natin, yung mga maglalagom na tayo. Nakakatuwa. Natutunan ko, sabi ni Rainiel, na ang tula ay paraan ng pagpapahayag ng damdamin at kaisipan tungkol sa isang bagay o nararamdaman. Magaling, Rainiel. Sabi naman ni Philip, natutuan ko ang tula ay pagpapahayag ng isipan at damdamin. Ang gagaling ng mga batang tula. Magaling. Sige, meron pa bang iba? Hintayin natin. Si China, well, natutunan ko na ang tula ay may mga elemento at uri. Paborito ko po ang tulang pasalaysay dahil nakapagsasalaysay o may kwento. Ba? Sabi ni China. Very good, China. Ayan. Nakatutuwa kayo, grade 10. Ang sarap ninyong kabalitaktakan. Ayan. O ngayon, pagsasanay na tayo. Kasi para malaman natin kung anong natutunan. Basahin mabuti ang mga bahagi ng tula sa katukuyin kung anong elemento ang nangibabaw rito. Piliin ang titik ng tamang sagot. Sulat niyo na yung titik ng tamang sagot. Ito yung halimbawa ng tula. Ang tinig ng ligaw na gansa. Ang tinig ng ligaw na gansa na huli sa pain umiyak. Ako'y hawak ng iyong pag-ibig. Hindi ako makaalpas. Lambat ko ay aking itatabi. Subalit kay inay anong masasabi? Sa araw-araw ako'y umuwi. Karga aking mga huli. Di ko inilagay ang bitag sapagkat sa pag-ibig mo'y nabihag. Sa halimbawa ito ng tula. Tingnan natin, ha? Paano niyo susuriin? Ano ang persona na nagsasalita sa tula ng ligaw na gansa? Tingnan ko nga. A. Isang babaeng mangingibig. B. Isang gansang nabihag. C. Isang gansang naligaw. Salamat sa papuso. D. Isang lalaking mangingibig. Tingnan nga natin. Ano kaya ang sagot? A, B, C, or D? Sulat na. Sabi ni Rainiel, D. Okay. Tingnan pa natin yung iba. Sige, tingnan natin. Ang kahusay talaga ng greatest. Gayon din si Jackie, si Philip. Pareho ang sagot. Isang lalaking mangingibig. Ang bilis, ah. Ayan, magaling. Ba? Isang puntos. Sunod. Ikalawa na tayo. Ang tinig ng ligaw na gansa. Anong elemento ang nangibabaw sa taludtod na ito? A. Persona. B. Imahen. C. Sukat. D. Wika. Hingan natin ang ikalawa. Ba? Tama ang mga sagot ninyo. Yan. China Bell, Caitlin, Joely. Ikalawa. Ano ang elementong nangibabaw dyan? Hingan natin ang ikalawang bilang. Ah, lagyan ng bilang para alam ni Tutor Donna ang sinasagutan ninyo. May sagot na si China Bell. Si Rainiel, gayon din. Pare-pareho ng sagot. Okay, ang sabi, ang tinig may bilang. Ito ay, tama kayo dyan, letrang C, sukat. Ba, magaling. Sunod, ikatlo, anong kaisipan ang o damdamin ang ipinahihiwatig ng tula? A, pag-ibig, B, pagdurusa, C, panghihinayang, o D, pag-asa? Ano ang sagot niyo, Sir Alvin Diana? Yan. Bilang tatlo. Tinatanong po kayo ni Ma'am Mitz. Si Rainiel, ang sagot ni Rainiel ay A. Aba, ang bilis sumagot ni Rainiel. A, very good. Pag-ibig. Yan. Si China, umabol. Si Jackie, magaling. Talagang grade 10 na to. Ika-apat. Batay sa mga pahiwatig, anong uri ito ng tula? O yan. Tulang liriko, diba? Anong uri ito ng tulang liriko? Soneto, pastoral, elihiya, o dalit? Okay. Ano kaya ito? Tingnan nga natin ang sagot ng grade 10. Walang sagot si Sir Alvin Diana. Okay. Soneto. At anong sagot natin sa bilang apat? Sabi ni China,
Suneto ba ito? Pastoral, elihiya o dalit? Tungkol sa anligaw na gansa, tungkol sa kanyang uri ng pamumuhay. Okay? Isa itong pastoral. Tandaan nyo ha? Pastoral ito kasi naglalarawan ito ng tungkol sa uri ng pamumuhay. Isa siyang namamastol ng gansa. Di ba? Okay lang yan. Ikalima, ito ay isang panawagan o pakiusap na may masidhing damdamin sa isang bagay. Anong uri kaya ito ng tayutay? Simile, metapora, personifikasyon o apostrophe? Tinan ko nga ang sagot sa bilang lima ng grade 10. Ayan, manghuli na natin. Okay lang, Chinabel. Oo. Diba? At least alam na ninyo na ipaliliwanag natin. Sagot ni Rainier, letrang D. Tinan nga natin, gayon din si Jazz. Aba, aba, nakakatuwa ang tinyong pakikibahagi ngayong hapon. Kitlin, letter D sila. Tinan natin. Magaling, apostrophe, pagtawag. Ayan. Clap, clap, clap para sa grade 10 kong mag-aaral. Yan, ang husay nyo. Ayan naman ang ngiti ni Tutor Donna. At papuso para sa inyo. At syempre, okay, dito nagtatapos muli ang ating sesyon ngayong hapon. Sa susunod na linggo, samahan nyo muli ang Junior High School Filipino tuwing Miyerkules. Okay, mula alauna, 40 hanggang hanggang anong oras natin, di ba? Okay, na magsama-sama tayong magbalitaktakan. Kaya syempre, para sa inyong tugon at inyong solusyon, iskan ninyo ang ating QR code para magbigay doon. Okay, maraming salamat, Grade 10. Hanggang sa muli nating pagsasama-sama at laging tandaan ang iniiwan ni Tutor Donna na ang tunay na karunungan ay nakakamit lamang ng taong may mabuting kalooban. Hanggang sa muli, paalam! Alam. Nako.